tinanong ko kay Mayor Madel kung DSWD ba ang nagbigay ng SAP. Sabi niya, oo. Pero sabi ng DSWD, hindi. So first, sinabi po niya, nagsinungaling po siya. Then secondly, tinanong ko siya kung alam niyo po ang difference ng formal at informal sector. Sabi niya, nalaman lang po niya yan after ng hearing natin na nag-consult siya kay Director Arnel. So ang point ko lang is, nagpirma siya ng MOA, hinandle niya po ang 70 plus million with an excuse na hindi niya naintindihan. Then thirdly, sabi ko, nakareceive ba ang mga empleyado ng UNEP na sila ang pagmamayari ng SAP? Sabi niya, oo. Pero sabi ko sa kanya, tinanong ko po siya, Mr. Chair, kung sino nagbigay ng SAC form, sabi niya, mga barangay Captain Rao sa barangay. Samantalang may affidavit po tayo, may witness, na nakisabi na hindi ito po totoo yung sinasabi niya, dinistribute po yung SAC form mismo sa eskwelahan in contradiction, in violation of the DSWD memo circular. Then tinanong ko po siya, Mr. Chair, niremind ko po siya na bawag siya magsisinungaling, tinanong ko siya, ikaw ba nagbigay ng SAP sa empleyado? Sinabi po niya, hindi. It's on record, it's in video. Nandito po ang tatlong teacher na makakapagsabi na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero bago ko po, Mr. Chair, tawagin po yung tatlo, nandito po ang DSWD para mabigla po sila sa karumal-dumal na pag-aabuso at pag-abuso ng SAP sa bayan at syudad ng Iriga. Has the city government, under your jurisdiction, given a SAP to a relative up to fourth degree of consanguinity and affinity? Yes or no? Mayor? Yes, Mr. Chairman, I really don't remember because it's sila naman po ang nagbibigay talaga ng SAP and sila po talaga gumagawa ng payroll and wala po talaga akong alam sa proseso. Mr. Chair, so, excuse me, Deputy Speaker El Rey, Mayor. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Hindi, Mr. Chair, gusto ko lang tanungin, maybe answerable ba yes or no? Nagbigay ba siya sa kamag-anak niya ng SAP up to 4th degree of affinity or consanguinity? Maybe yes or no lang, Mr. Chair. Marami po kasi akong gustong ipakita ng ebidensya. Baka masagot po ni Mayor Boya. Mayor? I reiterate my answer, Your Honor. I really don't remember. Wala po talaga akong maalala. And I guess even if, it came from Secretary Bautista na as long as they are qualified, I don't think that a relative should be... Alam niyo po, Mayor, hindi naman po tinatanong dito yung legality po, sinabi ni Secretary Bautista, pero kailangan niyo pong sagutin sa buon niyo pong kaalaman yung tanong ni Deputy Speaker El Rey, ito man ay legal o hindi. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chair, kasi ulitin ko, sinabi niya, hindi naman ako gumawa niyan, mga City Health, City Welfare Officer, hindi raw siya nagbibigay. Ulitin ko lang, pinakita ko na ito kanina eh. Siya mismo ang nagbibigay ng SAP. Siya mismo po ang nagbibigay ng form. So, parang ano eh, may amnesia. Pakita ko lang to kanina na siya nagbibigay, tapos sinasabi niya hindi siya nagbibigay. Pakiulit nga yung ano, yung pakita yung namimigay siya ng SAP form na walang mask. Yung number 1 to 9. So, Mr. Chair, paulit-ulit kasing ano eh. Ito, nakita mo, nagbibigay siya, walang mask. Next. Mayor, excuse me, Deputy Speaker El Rey, natatandaan mo po ba yung mga picture na yan? Sige, next. Next na pa. Patapusin po niyo ako, Chair. Next. Yung nabibigay, yan. Mr. Chair, ito eh, siya mismo ang nagbibigay ng SAP eh. Back. Sa Facebook account niya po namin ito kinuha eh. Back. Siya, no? Siya mismo nagbabahay-bahay eh. Tapos sasabihin niya, hindi ko alam yan. Anyway, Mr. Chair, malino naman na siguro by now, ang publiko alam naman na nagsisinungaling si Mayor Madel. Eh, kanino ko pang pinapatunayan yan? Anyway, balikan ko lang yung tanong. Sabi kanya niya, hindi siya namimigay, pero yan po, testigo, ikaw namimigay. Galing po sa Facebook account mo yan. Anyway, ang tanong ko po, Mr. Chair, kung meron siya binigay ng kamag-anak, sabi niya, hindi niya alam, may tanong po ako, kamag-anak mo ba si Ronald Felix Altilor, na dating mayor ng Iriga? Maybe yes or no lang, Mr. Chair, para I have a follow-up eh. Mayor? Your Honor, he's my brother. Okay. Opo. Kilala mo ba ang asawa ni Ronald Felix Altilor at pakisabi ng full name ng asawa ni Ronald Felix Altilor? Mayor? Grace Altilor, Your Honor. Anong middle name po? Maiden name ni Grace? Lastrilia, Your Honor. So, Mr. Chair, si Ronald Felix Altilor is married to Grace Lastrilia Altilor. Ngayon, kamag-anak po ni Mayor Madel, by marriage or affinity, a certain Armand Martires Lastrilia. Ipakita nga ng picture. Ito po si Armand Martires Lastrilia na brother-in-law po ni Ronald Felix Altilor na kapatid po ni Mayor Madel ay isang
taga Naga City, hindi taga Iriga. And yet, nag-receive po siya ng SAP sa Iriga City. Pakikita, next slide. Ito po ang SAP form, chairman. Nag-receive po siya, kamag-anak ni Mayor Madel, sabi niya hindi niya alam, pero I'm sure alam niya yan, na taga isang Naga City, may kaya sa buhay, na nakalagay po sa Memo Circular 9 sa mga disqualified sa SAP, na pag meron kang financial capability, hindi ka pwedeng makareceive ng SAP. Nagbiyahe pa raw sa Amerika to. Kamag-anak ni Mayor Madel at hindi taga Iriga City. Mr. Che, tanungin ko lang si Mayor. Sinabi niya, hindi raw niya alam. O ngayon, alam mo na. Hindi ba as Mayor of Iriga City, you are responsible by the doctrine of command responsibility. You signed the MOA. Ikaw nag-sign ng MOA. Hindi po ang ibang tao. Ikaw. Ikaw po ang mayor. Ikaw po ang nag-liquidate. Ano po ang masasabi mo na isang napakaraming tao, binigyan niyo po ng SAP na hindi qualified? Mayor? Your Honor, I would like to repeat, hindi po ako ang nag-a-approve. Hindi po ako ang pumipirma ng application. Hindi po ako gumagawa ng payroll. Hindi ko po talaga alam yan. I really don't know anything about that. And kung qualified naman siya, bakit po hindi siya pwedeng bigyan, if ever? Mr. Chair. So I'm just reiterating, Your Honor, na hindi ko po talaga alam yan. Kaya nga po may grievance committee. That's the reason why all these lists were all posted in the barangay hall so that people can see as to whether they are qualified or not. So if they have questions, they can usually go directly to the grievance committee of the DSWD region. And then the grievance committee will decide as to whether they are disqualified or not. And usually po, pag may disqualify, sinasabihan po ng social worker from the city na they have to return the money. So that's the reason why there's a grievance committee, Your Honor. Mr. Chair, ano lang kasi, siguro na ang daming nanonood sa atin. Pag may maginawang mabuti, si social media, ikakalat magandang magawa ni Mayor. Ngayon na, huling-huli na, hindi raw niya kasalanan. And yet, uulitin ko, naging governor ako, si Deputy Speaker, naging mayor. Hindi pwedeng sasabihin, wala namang masama kung qualified. Ulitin ko sa chairman, hindi nga qualified. Taga Naga City, binigyan taga Iriga. May kaya, disqualified. Tanungin ko ulit kay Mayor Madel, ikaw ba ang pumirma dito sa MOA between DSWD and LGU Iriga? At naintindihan mo ba ang MOA na to? Mayor? Yes, I am the person who signed the MOA. But ganito po yun. Iba-iba po kasi it's susceptible to various interpretations to the local government for a short span of time. And we are obliged also to distribute the money and at the same time prepare the SAC form in a very short span of time. So sana... Mayor, excuse me po. Sana po ang nangyari... Gano'ng kahaba po yung span na sinasabi niyo? At ilang page po ba yung MOA na binigay sa inyo? Not I can't remember. Probably 7 pages or 8 pages. 8 pages? 7? Alam niyo po, bago po kami magbotohan, kwento ko lang po sa inyo, Mayor. Bago po kami magbotohan sa ABS-CBN, 40 pages po yung binasa namin. At siguro isa't kalahating oras po ay binasa po namin, inikot namin yung 40 pages, inisa-isa namin. Kaya nga po, doon sa pagkakapirma namin ng ABS-CBN, ako'y naglagay ng reservation ko sa ilang... mga violation doon, lalo na yung violation number 1, violation number 5. Sinabi ko na hindi ako sumasang-ayon sa violation number 1 sa violation number 5. Nagawa ko po yun kasi binasa ko yung 40 pages po, napakahaba. Bagamat pinakinggan ko po yung buong hearing, binasa ko pa rin yung 40 pages. Kung po kayo nabigyan ng isang araw para po basahin po yung 7-page mayor, pwera na lang po kung siguro gatuldok po yung sulat na sobrang late. Mahirap po talagang basahin. Pero... siguro sa isang oras, dalawang oras, kaya na po sigurong basahin yung 7 pages kahit gaano kadahan-dahan niyo pong basahin, Mayor. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chair, kasi kanina tinatanong ko siya sa mga bagay, sinabi niya hindi niya natatandaan. Pero napapilip ako ni Mayor nung tinanong ko ilang pages ang MOA, naalala niya 7 pages. Ako po bilang governor, hindi ko naalala yung pinipirma ko. Ibig sabihin, naalala ni Mayor yung pinipirma niya kasi naalala niya 7 pages. Pero ang tanong ko, Mayor, doon sa section 3 ng MOA, page 6, under accountability, kung wala kang kopya, babasahin ko sa'yo. The LCE and other officials of the LGU shall be held criminally, civilly, and administratively liable for acts of malfeasance, nonfeasance, and misfeasance done in the course of the implementation of the provisions promulgated therein. Malinaw po dito. Fully accountable po ang LCE
Ang ibig sabihin po ng LCE, para maintindihan ng publiko, local chief executive. Ikaw po yun. So, ibig sabihin, ikaw, as the LCE, and other officials shall be held criminally, civilly, and liable for malfeasance, nonfeasance in the course of the implementation. So, hindi pwede sabihin, Mr. Chairman, na kasalanan ni barangay captain, kasalanan, kasi malino po, nagpirma siya dito eh. My question is, do you now accept that you are criminally, civilly, and administratively liable for all acts of malfeasance, nonfeasance, misfeasance done in the course of the implementation of the provisions promulgated therein? Mayor? No, Your Honor. Mr. Chesha, pumirma nito eh. What is the point of a MOA? What is the point of a MOA? What is the point of her signature if she will not honor it? Nandito ang publika niya. So, ano ang big sabihin nito? Basura po ba ito? No, Your Honor, I should also be given due process, Your Honor. Excuse me, Mayor. Maghihintay po kayong tawagin ko po kayo o kaya tawagin po niya yung pangalan. We are giving the Honorable Mayor due process by answering eh. Nandito po nakikinig. Ang dami nga niyang trolls eh. Sinasabi, we support Mayor. Ang point ko is, you signed the MOA. You read the MOA. You know how many pages is the MOA. And you're saying you're not accountable? Mr. Chair, this is a clear violation of law. She signed something that she's saying now she's not liable. Anyway, your word does not matter that you did not, you will not honor this. Because Mr. Chair, she signed this. So she's criminally and civilly liable. So, sinasabi ko lang to, Mr. Chair, that since the start of the hearing, walang ginawa kundi magsinungaling po ang mayor. At sinabi po niya kanina, nung may official pausap po kayo, Chair, tinanong ko siya, ikaw ba ang nagbigay sa UNEP, University of Northeastern Philippines, na pagmamayari ng pamilya mo, ng SAP? Sabi niya, hindi. Kaya, Mr. Chair, meron po tayo surprise witness dito, tatlong teacher. Nandito po, ang tatlong teacher na nakareceive ng SAP sa UNEP na mismo si Mayor Alpilora nagbigay. So, Mr. Chair, may I ask the committee to conduct an oath to the three additional witnesses, Mr. Chair. I so move. Narinig mo ba kanina yung nanonood ka sa Facebook na sinabi ni Mayor Madel na hindi siya nagbigay ng SAP sa inyo? Yes po, Your Honor. You're under oath. Nasa publiko nanonood, mga taga-Iriga, buong Pilipinas. Tatanungin ko, si Mayor Madel ba mismo ang nagbigay ng pera sa'yo? Yes po, Your Honor. So, Mr. Chair, clearly, nagsinungaling po si Mayor Madel. Thank you, Josil. Next, gusto ko lang pong tanungin si Dory Kadag to corroborate, Mr. Chair, to confirm, to corroborate yung statement po ni Josil. Ma'am Dory, ano po ang trabaho niyo sa UNEP? High school teacher. Kayo po ba rin pumunta po doon sa UNEP dahil naka-receive kayo ng text? Pardon, sir? Nagpunta po kayo doon sa UNEP ng April 30 dahil meron nag-message sa isang chat group na pumunta raw po kayo? Yes, Your Honor. Bakit raw kayo pinapapunta? Ano raw meron doon sa UNEP? Yung sabi po doon sa group chat namin that we should, meron po kaming blessing from admin. Blessing from admin? So hindi sinabi na galing kay Mayor Madel? Anong naramdaman mo nung nakita mo si Madel, bigla na lang dumating? Yung ano ko po is, bakit po nandun? And morning po, we signed the SAP form. Nung morning, nag-sign kayo ng SAP form. Tapos, makukonfirm mo ba, dumating siya more or less 4 o'clock dun sa UNEP, yung sinabi ni Josil? If I'm not mistaken po, from 3 to 4 po sila dumating. So, around that time? Yes po. Tapos, ikaw ba nabigyan ng SAP? Yes, Your Honor. Magkano nabigyan ng SAP sa'yo? 5,000 po. Sino nabigyan ng SAP sa'yo? Si Mayor Madeline Alpelor po. So, Mr. Chair, malinaw. Sabi niya kanina, hindi siya nagbigay. At dahil pangalawa na po ang witness niya sabi. Ang tanong ko lang, nung na-receive po yung SAP, may pinapirman ba sa inyo? Yes, Your Honor. Ano yung pinapirman? Payroll, receipt? Payroll po. Then they have 3 pages. 3 pages. Opo. So, ang tanong ko lang, nung nalaman ba ng City Hall Mayor Madel na maghihiring dito, may ginawa bang hakbang ang City Hall na papirmahin kayo na ibalik yung SAP? Pardon? May tanong ako, di ba may balita na pinapatawag ang mga teacher ng UNEP na naka-receive tapos pinapapirma sila na binalik na yung pera? May nabalitaan ba kayo ito? Nagpirma yes. Ka ba? Yes, Your Honor. So alam mo na nagpapapirma na ng refund. Ikaw ba pinapirma ng refund? Opo. Pero may tanong ako, nung pinapapirma ka, ano sinabi mo? Dala mo ba yung 5,000? Nagastos mo ba? Sabi ko po doon is, one of my co-teacher po, nagsabi po na we need to go to City Hall po. After po nung kayo ng
Yung last niyo pong session? Yung after na nag-hearing kami, bigla na lang pinatawag kayo ng City Hall. Opo. Dahil... One of my co-teacher po, sinabihan ako na pumunta daw po kami ng City Hall to return the 5,000. Sabi ko, wala pa naman po akong pera. Tapos sabi nung one of my co-teacher, pumunta ka na lang ngayon dun. So, Mr. Chair, malinaw po na dito ang DSWD na si Mayor, pinatawag sila para ibalik after the hearing. So, in short, alam po niya na nagbigay ng mali. Kasi nung pinatawag na siya, sa kanya sasabihin mag-i-refund. And yet today, sinasabi niya hindi siya nagbigay. So, ang tanong ko po, yung pera bang binigay sa inyo, nagastos niyo na pa po yan? Opo, kasi po April 13 pa po. Ay, April 30 pa po sa aming binigay. So, anong sabi sa iyo ng City DSWD? Yung sabi DSD ko po Social dun, Worker, anong sabi? Yung sinabi ko po doon, wala na po akong pera, paano ko ito? Sabi po doon, signan na lang daw po yun. Silent na lang? Tapos yung sabi ko po doon, pwede naman po yun na i-refund na lang po sa salary ko. Ano sabi nila? Yung sabi ko. Yung sabi po nila, nothing to worry po, kasi our mayor ay meron pong big heart. Parang tulong na daw po sa amin yung 5,000. Si mayor na po ang magbabayad. Napakabait naman pala ni Mayor Madel. Anyway, tanungin ko. And remind, I would let me remind the mayor that she's under oath. Sinabi po niya, DSWD raw ang nagbigay ng pera ng SAP. Ang tanong ko, DSWD ba ang nabigay ng SAP, Mr. Chair? Answer back. O hindi? Yes, Your Honor. It was that group, the DSWD, they have their own team who are responsible for the distribution, including the person who is holding the money, the bonded personnel. They are responsible for the distribution of the amelioration to the barangay. So, Mr. Chair, she's under oath. Sinabi niya DSWD na bigay. Tanungin po natin ng DSWD. Mr. Chair, Secretary ng SAP ay ito po ay allocated sa LGU at ang LGU po ang nag-allocate po ng SAP. Mr. Chair, to clarify, Director Arnel Garcia of the DSWD, ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ba po ang nagbigay ng SAP sa beneficiary directly? DSWD ba o city government? LGU po, city government po, at covered po yan ng MOA. So, Mr. Chair, very clearly, unang tanong ko pa lang, under oath si Mayor Alfilor, hindi po niya sinasabi ang totoo. Sinabi po niya DSWD nagbigay, pero malinaw naman po na siya po under her department ang nagbigay. So I'm just laying the ground na first question ko pa lang po ay hindi na po siya nagsabi ng totoo. But we will give her the chance to answer. My question is, Mayor Madel, binigyan mo ba ang empleyado ng UNEP na ikaw ang pagmay-ari ng SAP beneficiary? Binigyan mo ba sila ng SAP? I have known that these people, these employees, nag-apply po sila sa barangay, Your Honor. And when they applied, they were given, nabigyan po talaga sila ng amelioration. So, inamin po niya na binigyan po ng SAP ang hindi dapat at sinasabi niya na hindi daw niya alam yon at yung city welfare officer raw ang nagbigay noon. Deputy Speaker El Rey. Mr. Chairman, while you were on another official business, I would just like to summarize that when I started my first question, tinanong ko kay Mayor Madel kung DSWD ba ang nagbigay ng SAP. Sabi niya, oo. Pero sabi ng DSWD, hindi. So first, sinabi po niya, nagsinungaling po siya. Then secondly, tinanong ko siya kung alam niyo po ang difference ng formal at informal sector. Sabi niya, nalaman lang po niya yan after ng hearing natin na nag-consult siya kay Director Arnel. So ang point ko lang is, nagpirma siya ng MOA, hinandle niya po ang 70 plus million with an excuse na hindi niya naintindihan. Then thirdly, sabi ko, nakareceive ba ang mga empleyado ng UNEP na sila ang pagmamayari ng SAP? Sabi niya, oo. Pero sabi ko sa kanya, tinanong ko po siya, Mr. Chair, kung sino nagbigay ng SAC form, sabi niya mga barangay captain raw sa barangay. Samantalang may affidavit po tayo, may witness, na nagsasabi na hindi ito po totoo yung sinasabi niya, dinistribute mo yung SAC form mismo sa eskwelahan in contradiction, in violation of the DSWD memo circular. Then tinanong ko po siya, Mr. Chair, niremind ko po siya na bawag siya magsisinungaling
tinanong ko siya, ikaw ba nagbigay ng SAP sa empleyado? Sinabi po niya, hindi. It's on record, it's in video. Nandito po ang tatlong teacher na makakapagsabi na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero bago ko po, Mr. Chair, tawagin po yung tatlo, nandito po ang DSWD para mabigla po sila sa karumal-dumal na pag-aabuso at pag-abuso ng SAP sa bayan at syudad ng Iriga. Papakita ko po sa inyo dito ang slide. Ito, pakikita ng slide po, yung sa cash assistance payroll. Cash assistance payroll slide. Sec, Glenda, pakitingin po nito kasi grabe po ang pang-illegal na nangyari sa Iriga eh. Number one, hindi makita, explain ko na lang, Mr. Chair. Nagbigay sila sa formal sector, employed, illegal. Hindi nila finalo ang protocol, illegal. Tapos ito pa, Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagbigay sila sa isang Marcela Alfilor na empleyado po ng eskwelahan, pero po, hindi po siya residente ng Baaw. Residente po siya ng iba, ay, sorry, hindi po siya residente ng Iriga City. Sec, residente po siya ng ibang bayan, hindi siya qualified, may trabaho siya, binigyan po siya ni Mayor. Nakalagay po dun sa form na taga Barangay San Roque siya, pinirmahan ng Barangay Kagawad, nakaalyado ni Mayor Madel, pero taga Baaw po siya. Ito naman si Juvie Calabines, nag-receive rin po ng SAP under the Iriga Funds as per MOA, pinirmahan din po ng Kagawad, pero po tagabayan po siya ng Buhi. So malino po, ano eh, multiple po ang violation. Ito naman po si Juanito Esplana, teacher, hindi qualified. Residente po siya ng San Roque, Baaw, ibang bayan, binigay po sa Iriga. So malversation po of public funds. Next. Next. Ito naman po si Nacario Dennis saka ni Lisa Nacario. Teacher, may financial capability, hindi qualified, binigyan. May payroll, may pirma. So, next. Ito po si ano? Si Rudyard Pesino, empleyado ng eskwelahan na pagmayari ni Mayor Madel, residente po ng Santa Clara, Poblacion, Buhi, pero ni-register po siya as recipient ng SAP sa San Roque, Iriga, pinirmahan ng Barangay Kagawad, falsification of public documents. Hindi taga-Iriga po, pero binigyan po ni Mayor Madel, sinamit po niya sa DSWD na fully liquidated siya, na alam naman po niya na illegal to. At later, I will further prove na siya po mismo ang nagbigay ng pera na dinideny po niya. Dito naman po, si Irenea Badiola, empleyado rin ng eskwelahan na pagmayari ni Mayor Madel, taga Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur, and yet sinabi niya taga Iriga. Bibigay ko po lahat ito sa DSWD, DILG, NBI, lahat ng law enforcement agencies para malaman po nila to. Ito naman po, si Onyx Soto, residente po ng Iriga City, hindi po siya qualified ng SAP. Residente po ng San Jose, Iriga City, pero dineclare as recipient ng SAP sa San Roque. So falsification na naman. Tinatago po nila ang mga lugar. At Mr. Chairman, alam mo naman po, di ba, yung SAC form, may nakalagay po doon na ang pangalan, ang address, ito po. At may nakalagay dito trabaho, sec. Para malaman natin kung may trabaho sila. At umbistigahan po nyo, hindi nila pinaamin, dinoktor po, na nagtatrabaho po sila sa eskwelahan. So, napakaraming violation po. Then ito pa po. Next. Next. Yung kapamilya po na isang punong barangay na ang pangalan Darcy Go. Darcy Go, punong barangay po. Binigyan po niya ang kapatid niya, pamangkin niya, na hindi naman qualified. Bakit po? Next. Sana nakikita po ng publiko, yan po ba ang qualified makakuha ng SAP? Napakagandang bahay, napakarami pa ng sasakyan.
Wala naman pong ano yan. Speaker L. Ray, magkano ang naibigay na SAP dyan sa may-ari ng napakagandang bahay? Yung mga kamag-anak po, kapatid pamangkin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 po sila, Mr. Chair. At marami pa po akong pruebas na papakita. Next. Yung pamilya po nila, may negosyo po. Ayan, no? Nasa ano? General merchandise, nagbebenta ng gulay, ng prutas. Merong kainan, kainan ni RC. Meron po ano, negosyo, pero binigyan ng SAP. Next. Tapos ito po, nakaka-disganado na po, Secretary, Chairman. Ang dami pong nanghihirap na qualified. And binigyan po ni Mayor Madel, ito isipin mo, Mark Aligo. Nakareceive ng SAP, nagbiyahe sa Singapore, nagbiyahe sa Malaysia, nagbiyahe sa Hong Kong. I mean, papatawarin ba po natin ng ganitong mga ginagawa? Next. Pinakita ko po na ang mga teacher na hindi qualified, binigyan niya sila may-ari ng eskwelahan, binigyan niya at marami pang iba. Mga kaalyado niyang kapitan, kamag-anak, binigyan niya. May tanong ko lang, Mr. Chair, kay Mayor Alfilor, nagbigay ka ba ng SAP sa kamag-anak mo? Mr. Chair, wala pa akong naalala na binigyan kong kamag-anak ko. Mr. Chair, kaya lang, kamag-anak mo ba si Ronald Felix Alfilor na dating mayor ng Iriga? Maybe yes or no lang, Mr. Chair, para I have a follow-up eh. Mayor? Your Honor, he's my brother. Okay. Opo. Kilala mo ba ang asawa ni Ronald Felix Alfilor at pakisabi ng full name ng asawa ni Ronald Felix Alfilor? Mayor? Grace Alfilor, Your Honor. Anong middle name po, maiden name ni Grace? Lestrilia, Your Honor. So, Mr. Chair, si Ronald Felix Alfilor is married to Grace Lestrilia Alfilor. Ngayon, kamag-anak po ni Mayor Madel, by marriage or affinity, a certain Armand Martires Lestrilia. Pakipakita nga ng picture. Ito po si Armand Martires Lestrilia, na brother-in-law po ni Ronald Felix Alfilor, na kapatid po ni Mayor Madel, ay isang taga Naga City, hindi taga Iriga. And yet, nag-receive po siya ng SAP sa Iriga City. Sinasabi, we support Mayor. Ang point ko is, you signed the MOA, you read the MOA, you know how many pages is the MOA, and you say you're not accountable. Mr. Chair, this is a clear violation of law. She signed something that she's saying now she's not liable. Anyway, your word does not matter that you did not, you will not honor this. Eh? Because Mr. Chair, she signed this. So she's criminally and civilly liable. So, sinasabi ko lang to, Mr. Chair, that since the start of the hearing, walang ginawa kundi magsinungaling po ang mayor. At sinabi po niya kanina, nung may official kausap po kayo, Chair, tinanong ko siya, ikaw ba ang nagbigay sa UNEP, University of Northeastern Philippines, na pagmamayari ng pamilya mo ng SAP? Sabi niya, hindi. Kaya Mr. Chair, meron po tayo surprise witness dito, tatlong teacher. Nandito po, ang tatlong teacher na nakareceive ng SAP sa UNEP na mismo si Mayor Alfilor ang nagbigay sa kanya. So Mr. Chair, maybe we can recognize Ms. Josil. Yes, Ma'am Josil. Yes po, Mr. Chair. Ma'am, tanong ko lang para ulitin ko. Totoo ba na nakareceive ka ng text na pumunta ka sa UNEP ng April 30? Yes po, Your Honor. Si Mayor Madel ba mismo ang nagbigay ng pera sa'yo? Yes po, Your Honor. So Mr. Chair, clearly nagsinungaling po si Mayor Madel. Thank you, Josil. Next, gusto ko lang pong tanungin si Dory Kadag. Tapos may ikaw ba nabigyan ng SAP? Yes, Your Honor. Magkano nabigyan ng SAP sa'yo? 5,000 po. Sino nabigyan ng SAP sa'yo? Si Mayor Madeline Alfilor po. Anyway, tanungin ko po si Christy Olaso Reynes, Mr. Chair. Kayo pa rin po ba ay nakareceive ng SAP galing kay sa city o galing kay Mayor Madel? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, sino po ang nagbigay sa'yo ng SAP mismo? Si Mayor Madel po. Anong sabi niya nung binigay niya sa'yo? Tulong daw po sa amin.
Hindi niya sinabi na galing SAP, galing sa gobyerno, hindi niya sinabi. Sinabi po niya na ano na sa ano sa SAP nga daw po 'yun, pero secret daw. Secret. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin si Mayor Madel, tatlo po ang nag-apidabit dito. Sabi niya kanina hindi siya nagbigay. Eh pero malinaw po siya nagbigay. At gusto ko lang malaman kung gusto niyang baguhin yung statement niya. Kasi kanina nagsinungaling po siya eh. Eh ngayon nandito na, gusto ko lang marinig ulit. Mr. Chair, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ikaw ba nagbigay ng SAP sa mga teachers ng UNEP? At yes or no, Mr. Chair? Mayor Madel? Yes, Mr. Chairman. Actually, I really don't know them. Hindi po ako ang nagbigay sa kanila ng SAP. And I can also produce... Excuse me po, Mayor. Ang tanong po niya can be answerable. Pwede niyo pong sagutin ng yes or no. No, kung, sir. Ayun, kung po patuloy kayo sa no, ay no po ang inyong sagot. Eh, yes. Mr. Chair, gusto ko lang sigurong malaman ni Madel, ano ba po ba ang parusa sa isang nagsisinungaling sa isang committee hearing? Kasi obviously she's committing perjury. Obviously she violated laws. Marami pa akong gustong ano eh, mamaya briefly na lang. She violated the anti-graft law, Mr. Chair. She by giving undue preference to private individuals. She violated the code of conduct of public officials. She violated the Bayanihan Law. She violated administrative and criminal provisions.